Kumusta po kayong lahat? Nung nakarang episode na panood ninyo yung aking morning routine bilang caregiver, ang alaga ko isang bedridden at hindi na niya na igagalaw yung kanyang buong katawan, so ang ginagamit ko na lang sa kanya para may transfer siya from one place to another is yung mga mobility niya gaya ng wheelchair at yung lifter ang pinakamahalagang bagay sa akin na ginagamit ko sa kanya para mailipat siya from higaan niya o kaya sa upuan niya papunta doon sa kanyang wheelchair or sa wheelchair papunta sa upuan niya or papunta sa kanyang higaan. So yun ang kanyang routine at papakita ko naman sa inyo sa video na ito, mapapanood ninyo yung aking afternoon routine. Yan yung mga ginagawa namin, pupunta kami sa fart at dito sa video nito mapapanood nyo rin yung kung paano mag-transfer ng pasyente mula sa kanyang higaan papunta sa kanyang wheelchair gamit ang lifter. So huwag natin patagalin guys at ito na ang ating video. Five o'clock in the afternoon at ready na si Lolo sa kanyang adventure. Ngayon ay pupunta kami sa fart. So ready na yung kanyang sling, yung kulay green na yan. Yan yung sling niya na gagamitin ko pang sabit sa kanyang lifter. So yung nasa babang sling, yung kanyang nasa babang sabitan, kailangan laging nakakross yan for security ng matanda para hindi dumulas yung kanyang puwitan habang nakasabit siya dito sa lifter. Ayan, nakaposisyon na rin yung kanyang lifter pero hindi ko inilock yung gulong ng lifter para sumunod yung balanse ng katawan ng aking pasyente habang itinataas ko yung lifter. So gagalaw yung lifter ayon doon sa bigat nung matanda. So tandaan nyo guys ha, huwag nyong ilalak yung gulong ng lifter kung may pipick upin kayong pasyente. Ayan, nakita nyo gumalaw. Yung lifter ang sumusunod doon sa bigat ng katawan ng matanda. Ikinapit ko rin yung kamay ni Lolo dyan sa sling na yan para feel niya na secure siya. Ganon din, hinahawakan ko siya doon sa kanyang likod, sa kanyang batok para alam niya na kasama niya ako habang itinataas ko yung kanyang lifter. So ililipat ko na siya doon sa wheelchair niya at yung wheelchair na yan ang ilalak ko. Yung wheelchair na yan ay may lock dyan sa kanyang gulong. So yan ang ilalak ko para hindi siya gumalaw, safe, bago ko ibaba si Lolo. Ayan, tingnan nyo. Ilalak ko yan doon sa kabila. Ayan, so dahan-dahan kong ibababa ngayon si Lolo gamit ang remote. At itutulak ko yung kanyang tuhod. Ayan, sa side view, makikita nyo yan dito sa side view. Itinutulak ko yung kanyang tuhod para lumapat yung kanyang likod. Yung kanyang puwitan sumakto ko doon sa kanyang wheelchair sa likod ng kanyang sandalan. Hindi siya nakayuko, hindi siya naka incline. Sakto yung kanyang pagkakopo. Pagkatapos mong maupo ng maayos si Lolo, ay dahan-dahan mong ibababa yung kanyang boom at siguraduhin mong safe yung ulo ni Lolo ha. Tingnan mo yung babagsakan ng boom niya, baka tamaan naman yung ulo ni Lolo. Sa akin, hinawakan ko yung ulo niya para hindi tumama yung kanyang boom sa kanyang ulo. Tatanggalin ko na yung kanyang sling. Hindi na niya kailangan yan. Lalabas na kasi kami. Mamasyal na kami si Lolo. Pagkatanggal ko ng sling na yan, lalagyan ko siya ngayon ng belt. Meron akong ginawang improvised na belt. Pero kung makakapunta kayo sa bilihan ng mga wheelchair, mga ganyan, may nabibiling belt para sa matanda. Ako kasi gumawa ako ng improvised na belt. Ikinakapit ko doon sa hawakan ng wheelchair niya, paikot dito sa dibdib niya, pagpakapit doon sa kabilang hawakan ng kanyang wheelchair. So, sa ganyang paraan, safe si Lolo kahit namamasyal kami, hindi siya matutumba, hindi siya tatagilid, hindi siya matitingkayad. Tapos niyan ay kakabit ko na rin sa kanyang wheelchair yung apakan ng kanyang mga paa at ready na kaming mamasyal ni Lolo. So guys, meron akong video clip na ipapakita sa inyo kung ano ang ginagawa naming mga caregivers habang kami ay nasa fart. Ganon din yung aming mga alaga.
para ma-refresh yung aming mga utak. Ayan. So, panoorin nyo guys ito na. Birthday ni Arnold. Oh, Arnold! Arnold! Siya may birthday. 2 weeks ka pa lang dito, Arnold. Ano? 2 weeks pa lang siya dyan sa alaga niya. Si Lodi. Ilan taon ka naga dito, Lodi? 13 years. Mayaman na siya. Si Mia. Amaya. Saka anak niya. Mia. Mia, Maya. Si Joanne. 28 years. Okay, nandito kami. Mami, Manishma? Manishma, Mami? Baka naka-private ka na naman. Oo, naka-private. Shalom, Aba. Mami! Shalom! Tagiti shalom. Tagiti shalom. Asawa ito mo ng alaga ni Arnold. Si Arnold, 2 weeks pa lang dito. Namumroblema sa kanyang Hebrew. Kaya niya, ang alaga niya hindi marunong mag-English. Niya mag-asawa. Oy, uuwi na ako. Baka hanapin na ako. Bye-bye. Atin bukas na nga. Pero nagbibidyo pa rin. Nakauwi na kami ng bahay, isang oras lang mahigit. Kaming nasa fart. Nakapag-unwind na ako. Nakalanghap na ng sariwang hangin si Lolo. Yung napanood din yung video pala kanina, isa mula pa sa kaibigan ko na isa ring caregiver dito. Ayan. Kung ano yung mga ginagawa namin habang nagkikita-kita dyan sa park. Yan kami nakikita-kita sa park. Yung mga alaga namin, pinapasyal namin dyan. Ayan. Ganyan din gagawin ninyo pag naging caregiver kayo. May oras ng pamamasyal kasama ang alaga ninyo. Ayan. So, binabalik ko na yung sling ni Lolo para ma-transfer ko na siya. Magkapagpahinga na siya. Ayan. Ililipat ko muna si Lolo sa kanyang higaan dahil papalitan ko muna siya ng diaper bago ko siya pakainin ng hapunan. 30 minutes, piprepare ko na yung kanyang hapunan at kakain si Lolo ng 7 o'clock. 7 o'clock ng hapon. Yan na yung kanyang dinner. Okay na yung sling ni Lolo. Guys, tandaan ninyo, laging nakakross yung babang sling para hindi malaglag yung pasyente ninyo. Hindi dudulas yung kanyang puwitan habang itinataas nyo sa kanyang lifter. So, kukunin ko na yung kanyang lifter. Yan. Ready na si Lolo. Tatransfer ko na siya sa kanyang bed. Ready na si Lolo at kukunin ko na yung kanyang lifter. Yan. Guys, natandaan nyo kanina, sabi ko nga, yung gulong ng lifter ninyo ay open yan. Naka-free will, hindi nyo ilalak. Para pag isinabit ninyo si pasyente ninyo, sumusunod yung lifter ninyo ayon doon sa bigat ng katawan ng pasyente ninyo. Gagalaw-galaw lang yan. Ang importante, yung kinaroroonan ng pasyente ninyo, nakalak. Nakalak. Safety siya. Safety yung wheelchair niya. Nakalak. Pero yung lifter ninyo, yan yung susunod sa galaw sa bigat ng pasyente ninyo. Yan sumusunod. Nakikita nyo gumagalaw. Ganun pa rin yung kamay niya, lagi kong isinasabit dyan sa kanyang sling para feel niya na secure siya. So guys, ibabiyahe ko ngayon si Lolo ng malayo mula dyan sa pwesto niya papunta dun sa kwarto. So ang gagawin natin, ibababa ngayon natin si Lolo. Ibababa natin yung kanyang paa doon sa level ng gulong ng kanyang lifter. Ang purpose kasi nito guys, kaya ko ibababa yung kanyang mga paa para
habang ibinabiyahe ko siya at kumakalog-kalog siya ng ganyan, hindi siya mauuntog. Ayan, ibababa ko muna ha. Ayan, ang purpose kasi niyan, para pag gagalaw siyang ganyan, sasabit yung paa niya, sasabit, hindi iikot yung katawan niya habang ibinabiyahe mo siya ng malayo. Ayan, safety na si Lolo. Hindi papalo yung katawan niya kasi sumasabit-sabit lang yung paa niya dyan sa bakal na yan. Ayan. Punta na ulit si Lolo sa kanyang higaan para mapalitan ko ng diaper bago siya mag-dinner. Yan, panoorin nyo guys. Hingin na rin ako ng request sa inyo guys na kung nagustuhan ninyo ang video na ito, please like, subscribe, and tap the notification bell. Ayan, pwede kayong mag-comment dyan guys ha. Binabasa ko yung mga comment ninyo. Masaya ako na nababasa ko yung mga comments ninyo. Nakakataba ng puso. Yan, that's all for today. Salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta at walang sawa ninyong panonood sa aking munting YouTube channel. Shoutout po sa mga bago kong kaibigan na nag-iwan ng komento sa aking previous video. Winilen Bilog, shoutout sa iyo. Marisa Capitli, shoutout sa iyo madam. Richard Owinke, shoutout Kuya Ray. Yam Biat, shoutout sa iyo. Down Please Chris, shoutout sa iyo. Mga Chosen Channel 21, shoutout sa iyo. Jesus Shine Team, shoutout sa iyo. Jinky Divino, shoutout sa iyo. Maria Clara 30K subscriber, shoutout sa iyo. Irakil E, shoutout sa iyo. Lucille Hides, shoutout sa iyo. Miles Encourage 21, shoutout sa iyo. King Crisol, shoutout sa iyo. Ako si Inday Isang, shoutout sa iyo. Tatay Digong Dumay, shoutout sa iyo. Front Yard Nijo, shoutout sa iyo. Kahagi, shoutout sa iyo. El Pasmo Amigo, shoutout sa iyo. Renz Vlog, shoutout sa iyo. High Quality Music, shoutout sa iyo. Aloha Dakain, Kuya Aloha, shoutout sa iyo. El Pasmo Amigo, shoutout sa iyo. And maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking munting YouTube channel. Until next vlog, see you again. Bye. God bless po sa inyong lahat.